So today nandito tayo sa aftermarket. Kasama natin ito si Sir. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya. Keep natin yung identity niya for his safety. Ngayon meron siyang dala dito na masterpiece of Jordan, game worn, team issue, and itong special na off-white jersey niya. Release from RSVP lang, wala sa store. Starting from the two jerseys behind, these are the two team issues na jersey, one from home, and this away po to, no, sir? Ito yung mga unang jersey before. As you can see, hindi pa siya yung champion or yung sun knit. Ito yung unang mga tatak. Ito yung branding ng jerseys. These are called Rawlings pa, brand ng jerseys before. Ito, bought to na Rawlings. Sir, ano? Magkano pong presyo na itong dalawang to? Bali, 1M for each. 1M for each jersey ni Jordan, guys. 1M. Team issue ho ito, no? Yeah. Brief background na itong dalawang jersey. Well, actually, before sila naman si Jordan na gano'n, before tayo nakakano sa champion, talagang siguro konti lang nakakalam na Rawlings ang nag-start ng kanilang authorized na gumawa ng uniform. So, medyo nahirapan akong hanapin to, dating-dati ko pang hinahanap to. So buti na lang luckily meron, nagpakawala. Ngayon nga lang rin ako nakita ng gantong jersey, Rawlings pa. Oh. Kasi these days kasi nakikita ko talaga champion. Hindi champion. Ang mga tita ko. Oh, champion. So, yan. Ito ho yung home jersey nila. Yeah, yung home yan. White. Ito yung away ho nila na jersey. Yan yung medyo mas ma-in-demand hanapin kasi nga ano. Sir, between these two jersey, ano po yung para sa inyo mas nahirapan kayo hanapin? Mas mahirap ito hanapin. Kasi mas in demand to, mas classic ang design nito. Diyan siya nakilala talaga eh. Sa mga poster, yan ang karamihan ng lumalabas yung kanyang Chicago script. Kaya mas, so very special yan talaga. At ito pala, between these two daw, ito yung pinakanahirapan si Sir. Sa bagay, ito nga rin naman yung isa sa mga classic na jersey niya. OG Bread eh, no? So yun Sir, moving forward tayo dito naman sa tatlong pinakamamahal. Masterpiece talaga ito na malupit. Starting from the off-white. Sir, anong brief background nito? Brief history nitong off-white jersey na to? Nilabas lang to dun sa nightclub ni Virgil, yung RSVP, nung nag-opening. Parang lumalabas na to, friends and family na to lumalabas eh. So, hindi siya available sa mga retail stores natin o kaya sa ibang bansa. Talagang pang very special for VIPs lang na nilabas to, binigay ni Virgil. Nung boy pa siya. Numbered ba to, boss, or hindi naman? No, I think hindi yata numbered. Kahit pa paano. Oo. Pero very limited. Very nilabas. So. Para kasing friends and family, so I don't know the exact numbers kung ilan ang nilabas. Such an honor no, meron tayo dito na ito, guys. Uh-huh. Off-white na jersey. This one, sir, how much does it cost po? This is 2M. 2 million. Tsaka tingnan ano lang natin yung likod, ang ganda lang kasi. Details. Kasi name lang nakalagay talaga. Off-white. Off-white talaga ng ano, name lang. Hindi Jordan ang nakalagay. 2 million guys for this off-white jersey, Jordan. Kayo na bahala. Pwede tayo mag-bid dito, sir, no? Pwede naman, no? Mapag-usapan naman. Negotiable naman. Oo. Punta lang kayo sa aftermarket. No, bahala na si Boss Mike. So next, moving forward again for this one, Chicago jersey niya. This one, sabi mo nga, sir, no, rookie signed dito. This is rookie signed 1986, which is napakahirap hanapin talaga. Na rookie sign talaga, yung complete ng Michael Jordan talaga na full signature yung kanga nila. Kahit yung sa mga rookie card niya siguro, mahal na rin ho yun eh, no? Oo. Nung time na yung rookie, kasi ngayon kung pipirma siya, ano lang eh, yung normal na nalaman lang natin na MJ na ganun lang eh. Natin hindi yung talagang full Michael Jordan eh. And isa nga po pala sa napansin ko dito, sir, itong jersey na to, isa to, yung sun knit. Yeah, sun knit. Hindi na siya yung kagaya natin Rawlings. Yeah. Kasi after ng Rawlings, ang sumunod na is sun knit. Then after sun knit, yun na yung champion na we are familiar with na. Before pala itong jersey na to, meron na po ba talaga siya na itong painting na ho na ito? Nung dati, nung in-auction to, wala pa yung painting na yan. So makikita nyo dun sa certificate, ano lang talaga. Jersey lang talaga, signed jersey. Tapos yung sumunod na owner, I think dun siya nag-commission dyan sa famous painter sa States para i-paint yan. And itong jersey ba na to, gano'ng nakatagal to? This is signed when po ba? This was signed based dun sa certificate, 1986 eh. 1986, guys, jersey signed by Michael Jordan, rookie. Rookie signed. So ito sir, how much does this cost naman po? For this one, mga 15 million.
15 million kaboom. Game worn ho ba to or ano? I think team issued lang to. Team issued lang din ho, no? Oh, kasi kung game worn, ibang price level na yun. Kung, kasi mas mataas siya, alam mo naman pag game worn talaga. Ano ba kayo? So guys, 15 million open for the bidding and negotiable rin tong jersey, yeah, na to guys. Lahat naman negotiable. Then lastly, ito yung pinakamalupit, okay, sir, no? number 45 na jersey niya. Game worn? Tama ho ba? Pwede nang, you can say pwede nang game worn kasi talagang supposedly dapat i-worn na ni MJ yan eh. Kaya lang we know the story nung time na yun na nung nag 45 siya, medyo natalo siya sa Orlando Magic. The next game, bumalik siya sa number 23. Which is, nung nalaman ng Chicago yon, hindi na nila nilabas yan. Tinago na lang nila. So, parang one of a kind din ho tong 45 na number niya to, no? Parang one of one. Ngayon lang naman ako nakakita niyan. So, ito sir, pala champion daw ito. Yeah, ganyan na yung talagang we are familiar with champion na branding. Tsaka you can see naman na talagang yan ang sinuso talaga na taggings nila Michael Jordan nung naglalaro sila talaga. Ito yung isa sa mga kulay niya to, no? Black-red din ho to. So, ito sir, para mabilis na lang. Atong number 45 na jersey ni Michael Jordan, how much does this cost po? Lagay mo na rin sa 45 niya. 45 yan. 45 million for this jersey, guys. Number 45 niya. Alam niyo na rin naman siguro yung brief history ng number 45 jersey niya. Saka beef background lang naman yung the recent ano, yung Christie's auction yata na ganitong jersey. Pero which is sign naman yun. That's cost 250 million pesos noong time niya. So siguro naman, medyo ano na yan, reasonable na rin kahit sabihin mong 45 million. Compare mo naman doon sa nangyaring auction result na 250 million pesos. Ayun kasi signed din ho yun. Pero to naman, close to ano na rin yan. Kung makita mo si MJ, kung sa'yo yan, design mo na rin. Para mas tumakas yung presyo. Tumigil sa 250M. Ayun guys, this one is 45 million. Open for bidding and negotiable rin. Punta lang kayo dito sa aftermarket. Ito yung mga masterpiece ni Jordan. 45 million, 12 million, 2 million, and 15 million, 2 million, and 1 million each. Punta lang kayo dito sa aftermarket kung gusto nyo makita tong jerseys na to. Maiiwan po ba to dito or ano? Pagano na lang, pukakontakt na lang kay Boss Matt. If ever na interested kayo sa mga jerseys na ito, punta lang kayo dito sa store, hanapin nyo si Boss Matthews, Boss Kenneth, or ask lang kayo for assistance dito sa mga staff. Bibigay naman namin sa inyo yung information, details, whatever, para dito sa mga jerseys na to. Okay, can bring it naman. Yun. So guys, dito na magtatapos tong video na to. I hope you like it, the jerseys as well, the masterpiece of Michael Jordan. Kung interested kayo, alam nyo na gagawin nyo, nasabi ko na kanina. Tapos alam niyo na kung sino yun. Yeah, tama, tama. Maganda. Tama. First honor. Yeah. With the equivalent of 90.3. Best in Stockman. Yay! Yeah! Yay! Yeah, no, kamay, kamay. Oh. Yay! Next student shows value in patience, equality, and courage. Oh. Ang laging natatae tuwing duty. Oh. Oh. Let's go.
ang lalaking hindi nakikita, yeah. Pero... Pero dinadamitan kami lahat dito sa AM. Yeah! Yes! Yes! Sir, bro! Po! Gang, 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 gang! The next student shows pag wala si Celine, siya yung nagkakaha. Tapos lagi yung nagkukulang. Walang iba. Kaka nauna sa mga food trip, walang iba kundi si Ga. Ang kauna-unahang nabuntis after market. Ang susunod ay yung pinakamalandi sa aftermarket. Sino? Ha? Pinakamalandi sa aftermarket. Si Kenneth! Si Kenneth! Hugo! Yung sarili niya, ano? Ito! Yung may hawak ng camera. Sino may hawak ng camera? Hello! Ang susunod natin, ang kasama niya sa editing. Yeah. Ang sumisira sa amin sa TikTok at IG page. Yeah. Wala nang iba kundi si Joe. Yeah. Matthew Doncic daw. Oy, Matthew Doncic. Pakita mo 'yung Matthew Doncic. Ang susunod, ang tikapagmana ng Marilu. Wala nang iba. Wala nang iba. CJ! Chris natin. Ang susunod, from Team Payaman! Boss King! Ang susunod natin, best in Starbucks! Oh! Ang susunod, yung tumawag sa akin ng mataba! Hey! Sino kaya yun? Lumapit ka na dito! Susunod, ang pinakamagaling mag-computer. Yan. Ang naglalakad na computer. Alam niyo ba, this Jello. Yeah. Andito na tayo sa final four. Yan. Ang pinaka... Ayos si Go. Ang pinaka pogi. Yan! Pinaka magaling. Oy! Pinaka mabagal. Oy! Walang iba kundi si Don Carlo. Hey! You know you. Sino pa? Wala na eh. Sino kaya? Ay! 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 Naiyak siya, boss. May ano tayo, special tayo para kay Adrian eh. Yay! Yeah. Siya yung pinaka nag-aabang ng panda dance dito sa lahat. Yeah. Siya yung laging araw-araw sinasabi sa ano, boss, panda dance naman. Yeah. Sa magbibigay ba si boss ng panda dance? bago ma-receive ni Adrian yung panda dance niya, sasayaw siya kami, message siya. Yeah. Thank you, boss.
sa ayon.